Meron na naman pong isang lumutang na hindi sigurado makatiis at matapang dahil alam niya na yung kanyang isisiwalat ay katotohanan. Doon po dapat tayo humuhugot ng tapang, yung alam natin na lagi tayong nasa tama at laging ipinaglalaban natin ang katotohanan. So yung mga katulad na ito na matapang na lumalabas, alam natin na pinanghahawakan nila ang katotohanan. Kaya hindi sila natatakot. Eto ah, bago to. Nabalita siyempre kamakailan na sobrang daming baril, sobrang daming guns na itong si Duterte at lahat daw yan ay may license naman. Anyway, ganun? Para saan? Na kung titignan natin, ang ibig sabihin napakaraming mong kaaway, ang dami mong pinaghahanda ang laban. Ano yon? After your term, ay yan pa rin ang buhay mo? Sa halip na maging hayahay, magpahinga at mag-relax na lang. Di ba kawawa? Anyway, no wonder. Duterte yan eh. Ganun ang kinalakihan, ganun sila nakilala at siguradong matatapos ang kanilang buhay na ganun din. Anyway, eto daw, a former Kingdom of Jesus Christ and Assembly researcher claimed to have witnessed former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte leaving controversial preacher Apollo Quiboloy's vast property in Davao City with bags of assorted firearms. Antindi na? Yung mag-ama. Natural, marami ang alalay. So, hindi naman ibig sabihin ang nagdadala talaga ay yung mag-ama. Siguradong yung mga alalay. So, anong sabi? Pumunta sa property natin sa Apollo Quiboloy ang mag-ama sa Davao City. At yun nga, paglabas ay bags of assorted firearms ang kanilang daladala. Ano yun? Binili? Supply ni Quiboloy? Si Quiboloy lang ang nagtatago? Oh, you see? Minsan pagdudugtong-dugtongin natin yung mga sitwasyon, yung sitwasyon, makikita nyo talaga na same feather. They flock together because they have all evil intention. Mga demonyo. Ito mga to. Di ba? At yun nga, nakakatuwa na merong mga ganito. Mantakin nyo ha, researcher pala ito ng SMNI. Sana talaga unti-unti. Anyway, naniniwala ako, malakas ang pananalig natin na darating talaga ang panahon na magiging matiwasay ang ating bansa. Ang ibig sabihin, magigising yung mga taong nakasaksi, nakawitness ng mga karumal-dumal na ginawa ng mga Duterte at mga Marcos. Sabihin na natin, syempre, kasama na rin dyan si Quiboloy. Unti-unti nang naglalabasan. Mauubusan at mauubusan ng followers ang mga yan, taga-suporta ang mga yan. Sigurado tayo. Maniwala at manalig tayo, nababalik ang ating bansa sa matinong pamumuhay, di ba maayos na bansa. Sabi nga, pag na-eliminate ang mga katulad ni Quiboloy, katulad ng Peking Network ko na SMNI, sigurado maging maayos talaga ang ating bansa. Grabe no, isang researcher ng SMNI. Naalala ko tuloy nung may pumunta dito ng mga SMNI crew and staff anyway na they had to cover our area, our island. Parang finiture nila ang aming island sa isang segment ng kanilang programa. News lang naman anyway. At yung tipong talaga lang, negatibo talaga ang impact. Negatibo talaga ang tingin mo sa mga taong nagtatrabaho dyan. Dahil kung kayo ay matitino at nag-iisip ng tama, you should know. You should know how it works. You should know kung ano ang intensya ng SMNI. At alam nyo sana kung sino ang nagpapatakbo at anong uri ng tao ang nagpapatakbo at nagmamayari ng SMNI. Nakakalungkot, no? Pero may mga taong nagbubulag-bulagan at nagmamaang-maangan pa rin. Good luck!